13 Kabanata. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahong iyon, may isang lalaki na ang pangalan ay Manoa. Kabilang siya sa lahi ni Dan at nakatira siya sa Zora. Ang asawa niya ay baog. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoa at nagsabi, "Hanggang ngayon ay wala ka pang anak, pero hindi magtatagal magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki. Mula ngayon, siguraduhin mong hindi ka na iinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. At huwag mong gugupitan ang buhok niya, sapagkat ang sanggol na isisilang mo ay tatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo. Ililigtas niya ang Israel sa mga Filisteo." Pumunta ang babae sa kanyang asawa at sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang kamanghamanghang lingkod ng Diyos na parang anghel. Hindi ko na itanong kung taga saan siya at hindi rin niya sinabi kung sino siya. Sinabi niya sa akin na mabubuntis ako at manganganak ng lalaki. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng anak o anumang uri ng inuming nakalalasing o kumain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. Dahil ang sanggol na isisilang ko ay tatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa mamatay siya." Dahil dito, nanalangin si Manoa, "Panginoon, kung maaari po, pabalikin ninyo ang taong isinugo nyo para turuan kami kung ano ang dapat naming gawin sa anak namin kapag isinilang na siya." Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Manoa. Muling nagpakita ang anghel ng Diyos sa asawa ni Manoa habang nakaupo siyang nag-iisa sa bukid. Mabilis niyang hinanap ang asawa niya at sinabi, "Manoa, halika! Narito ang tao na nagpakita sa akin noong isang araw." Tumayo si Manoa at sumunod sa kanyang asawa. Pagkakita niya sa tao, tinanong niya, "Kayo ba ang nakipag-usap sa asawa ko?" Sumagot siya, "Oo." Nagtanong si Manoa sa kanya, "Kung matutupad ang sinabi niyo, ano po ba ang mga dapat sundin ng batang ito patungkol sa kanyang pamumuhay at sa kanyang gawain?" Sumagot ang anghel, "Kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Hindi siya kakain ng anumang mula sa ubas. Hindi rin siya iinom ng katas ng ubas o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. Kailangang sundin niya ang lahat ng sinabi ko sa kanya." Sinabi ni Manoa sa anghel, "Huwag po muna kayong umalis dahil magkakatay kami ng batang kambing para sa inyo." Sumagot ang anghel, "Kahit hindi ako umalis, hindi ko kakainin ang pagkain inihanda mo. Mabuti pa kung maghahanda ka ng handog na sinusunog para sa Panginoon." Hindi alam ni Manoa na anghel pala iyon ng Panginoon. Nagtanong si Manoa, "Ano po ang pangalan niyo para mapasalamatan po namin kayo sa oras na matupad ang sinabi niyo?" Sumagot ang anghel, "Bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Mahirap itong maintindihan." Pagkatapos, kumuha si Manoa ng batang kambing at inihandog niya bilang pagpaparangal sa Panginoon at inilagay niya ito sa ibabaw ng altar na bato para sa Panginoon. Habang nakatitig si Manoa at ang asawa niya, gumawa ang Panginoon ng kamanghamanghang bagay. Nakita nila ang anghel ng Panginoon na pumaitaas sa langit kasama ng naglalagablab na apoy. Dahil sa nakita nila, lumuhod sila at nagpatira pa sa lupa. Doon nila naunawaan na anghel nga iyon ng Panginoon. Mula noon, hindi na nila muling nakita ang anghel. Sinabi ni Manoa sa kanyang asawa, "Tiyak na mamamatay tayo dahil nakita natin ang Diyos." Pero sumagot ang kanyang asawa, "Kung gusto ng Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang mga handog natin. Hindi rin sana niya ipinakita sa atin ang himala o sinabi sa atin ang tungkol sa sanggol." Dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang anak niya at pinangalanan nila siyang Samson. Pinagpala ng Panginoon ang sanggol habang lumalaki. Ang espiritu ng Panginoon ay nagsimulang kumilos sa kanya habang naroon siya sa kampo ng Dan sa kalagitnaan ng Zora at Estaon. Si Samson at ang babae sa Timna.
Ikalabing-apat na kabanata. Isang araw, pumunta si Samson sa Timna at may nakita siya roon na isang dalagang Filisteo. Nang umuwi siya, nagkwento siya sa mga magulang niya. Sinabi niya, "May nakita ako sa Timna na isang babaeng Filisteo. Kunin niyo siya dahil gusto ko siyang mapangasawa." Pero sumagot ang mga magulang niya, "Bakit gusto mo makapag-asawa ng mula sa mga Filisteong hindi nakakakilala sa Diyos? Wala ka bang mapili sa mga kamag-anak o kababayan natin?" Sumagot si Samson sa kanyang ama, "Ah, basta, siya po ang gusto kong mapangasawa." Hindi pala alam ng mga magulang ni Samson na kalooban ng Panginoon ang pasya niya. Sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Filisteo, dahil sakop ng mga Filisteo ang Israel ng mga panahong iyon. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang mga magulang niya. Nang papunta na si Samson sa mga ubasan sa Timna, bigla siyang sinalubong ng isang batang leon na umuungan. Pinalakas siya ng espiritu ng Panginoon at niluray niya ang leon sa pamamagitan ng mga kamay niya na tulad lang ng pagluray sa batang kambing. Pero hindi niya ito sinabi sa mga magulang niya. At pinuntahan ni Samson ang babae at nakipagkwentuhan. Nagustuhan talaga niya ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya sa Timna para pakasalan ang babae. Doon siya dumaan sa kinaroroonan ng pinatay niyang leon para tingnan ang bangkay nito. At nakita niya ang maraming pulot at pukyutan sa bangkay ng leon. Isinandok niya ang kanyang kamay sa pulot at kinain ito habang naglalakad. Nang makita niya ang kanyang magulang, binigyan niya sila ng pulot at kinain din nila ito. Pero hindi niya sinabi sa kanila na kinuha niya ito sa bangkay ng leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng magiging manugang niya. At doon ay nagpapiging si Samson ayon sa kaugalian nila na dapat gawin ng isang nobyo. Nang makita nila si Samson, binigyan siya ng 30 binatang lalaki para makasama niya. Sinabi ni Samson sa kanila, "May bugtong ako sa inyo. Kung mahuhulaan niyo ito bago matapos ang 7 araw na piging, bibigyan ko kayo ng 30 telang linen at 30 mamahaling damit. Pero kapag hindi niyo ito nahulaan, kayo ang magbibigay sa akin ng mga ito." Sumagot sila, "Sige, sabihin mo sa amin ang bugtong mo." Sinabi ni Samson, "Mula sa nangangain, lumabas ang pagkain. At mula sa malakas, matamis ay lumabas." Lumipas ang 3 araw, pero hindi nila ito mahulaan. Nang 4th na araw, kinausap nila ang asawa ni Samson. "Hikayatin mo ang asawa mo. Naipagtapat niya sa iyo ang sagot sa bugtong para malaman namin. Kung hindi, susunugin ka namin, pati ang sambahayan ng iyong ama. Inimbita niyo ba kami sa piging na ito para kunin ang mga pag-aari namin?" Kaya pumunta ang babae kay Samson na mangiyak-ngiyak. Sinabi niya, "Hindi mo pala ako mahal. Nagpahula ka ng bugtong sa mga kababayan ko pero hindi mo sinabi sa akin ang sagot." Sumagot si Samson, "Hindi ko nga sinabi sa mga magulang ko. Sa iyo pa kaya?" Mula noon, patuloy na umiyak ang babae hanggang sa 7th araw. Kaya sinabi na lang ni Samson sa kanya ang sagot, dahil tuloy pa rin ang pangungulit niya. At ang sinabi ni Samson sa kanya ay sinabi rin niya sa kanyang kababayan. Kaya bago matapos ang 7th araw, sinagot nila ang bugtong. Sinabi nila kay Samson, "Wala nang mas tatamis pa sa pulot at wala nang mas lalakas pa sa leon." Sumagot si Samson, "Kung hindi nyo pinilit ang asawa ko, hindi nyo sana nalaman ang sagot." Pinalakas ng espiritu ng Panginoon si Samson. Pumunta siya sa Ashkelon at doon pinatay niya ang 30 tao. At kinuha ang mga ari-arian at mga damit ng mga ito. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga damit sa mga tao na nakasagot ng bugtong niya. Kaya umuwi siya sa magulang niya na galit dahil sa nangyari. Ang asawa ni Samson ay ibinigay sa pangunahing abay sa kanilang kasal. Ang paghihiganti ni Samson sa mga Filisteo. 15th Kabanata. Panahon ng tag-ani noon, dumalaw si Samson sa kanyang asawa na may dalang batang kambing. Sinabi ni Samson sa biyanan niyang lalaki, "Papasok po ako sa kwarto ng asawa ko." Pero hindi pumayag ang biyanan niya. Sinabi ng kanyang biyanan, "Akala ko kinasusuklaman mo na siya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Kung gusto mo,
nandiyan ang kapatid niyang mas maganda pa sa kanya. Siya na lang ang pakasalan mo. Sinabi ni Samson, sa ginawa niyong ito, huwag niyo akong sisisihin kapag may ginawa ako sa inyo mga Pilisteo. Kaya umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagbuhol-buhol niya ang buntot ng mga ito ng tigda-dalawa at nilagyan ng sulo. Sinindihan niya ang mga sulo at pinakawalan ang mga asong gubat sa mga trigo ng mga Pilisteo. Nasunog ang lahat ng trigo. Hindi lang ang nakatali kundi pati na rin ang aanihin pa. Nasunog din ang mga ubasan at mga taniman ng olibo. Nagtanong ang mga Pilisteo kung sino ang gumawa noon at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil ipinakasal ng binanyang taga-Timna ang asawa niya sa isa niyang kaibigan. Kaya hinanap ng mga Pilisteo ang babae at ang kanyang ama at sinunog sila. Sinabi ni Samson sa mga Pilisteo, dahil sa ginawa niyong ito, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa inyo. Kaya buong lakas na nilusob ni Samson ang mga Pilisteo at marami ang napatay niya. Pagkatapos tumakas siya at nagtago sa kuweba sa may bangin ng Etam. Nagkampo ang mga Pilisteo sa Huda at nilusob nila ang bayan ng Lehi. Kaya nagtanong sa kanila ang mga taga-Huda, bakit nilulusob niyo kami? Sumagot sila, para dakpin si Samson at gantihan sa mga ginawa niya sa amin. Kaya ang 3,000 lalaki ng Huda ay pumunta sa kuweba sa may bangin ng Etam at sinabi nila kay Samson, hindi mo ba naisip na sakop tayo ng mga Pilisteo? Ngayon pati kami ay nadamay sa ginawa mo. Sumagot si Samson, ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin. Sinabi nila, pumunta kami rito para dakpin ka at ibigay sa mga Pilisteo. Sumagot si Samson, payag ako, basta mangako kayo sa akin na hindi nyo ako papatayin. Sinabi nila, oo, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya iginapos nila siya ng 2 bagong lubid at dinala palabas sa kuweba. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga Pilisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Pinalakas ng kapangyarihan ang espiritu ng Panginoon si Samson at pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Pagkatapos, may nakita siyang pangan ng asnong kamamatay pa lang. Kinuha niya ito at ginamit sa pagpatay sa 1,000 Pilisteo. Sinabi ni Samson, sa pamamagitan ng pangan ng asno, pinatay ko ang 1,000 tao. Sa pamamagitan ng pangan ng asno, itinumpok ko sila. Pagkatapos niyang magsalita, itinapon niya ang pangan ng asno. Ang lugar na iyon ay tinawag na Ramat Lehi. Labis ang pagkauhaw ni Samson, kaya tumawag siya sa Panginoon. Sinabi niya, pinagtagumpay niyo po ako, pero ngayon parang mamamatay na ako sa uhaw at mabibihag ng mga Pilisteo na hindi nakakakilala sa inyo. Kaya pinalabas ng Diyos ang tubig sa may butas ng lupa sa Lehi. Uminom si Samson at bumalik ang kanyang lakas. Ang bukal na ito ay tinatawag na En-Hakore. Naroon pa ito sa Lehi hanggang ngayon. Pinamunuan ni Samson ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Nang panahong iyon, sakop pa rin ang mga Pilisteo ang kanilang lupain. Pumunta si Samson sa Gaza. 16 na kabanata. Isang araw, pumunta si Samson sa Gaza na isang lungsod ng Pilisteo. May nakilala siya roon na isang babaeng bayaran at sumiping siya sa babaeng iyon. Nalaman ng mga taga-Gaza na naroon si Samson. Kaya pinalibutan nila ang lungsod at binantayan ang pintuan ng lungsod buong gabi. Hindi sila lumusob ng gabing iyon. Nagpa siya sila na papatayin nila si Samson ng madaling araw. Pero sumiping si Samson sa babae hanggang hating gabi lang. Bumangon siya at pumunta sa may pintuan ng lungsod. Hinawakan niya ang pintuan at binunot, at natanggal ito pati ang mga kandado at haligi nito. Pagkatapos, pinasan niya ito at dinala sa tuktok ng bundok na nakaharap sa Hebron. Si Samson at si Delilah. Isang araw nagkagusto si Samson sa isang dalaga na nakatira sa lambak ng Sore. Ang pangalan niya ay Delilah. Pinuntahan ng 5 pinuno ng mga Pilisteo si Delilah at sinabi, kumbinsihin mo siya na ipagtapat sa iyo ang sekreto ng lakas niya at kung paano siya matatalo para maigapos at mabihag namin siya.
Kung magagawa mo ito, ang bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng 1,100 pilak. Kaya tinanong ni Delilah si Samson. Sinabi niya, ipagtapat mo sa akin ang sekreto ng lakas mo. Kung may gagapos o huhuli sa'yo, paano niya ito gagawin? Sumagot si Samson, kung gagapusin ako ng 7 sariwang bagting ng pana, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Nang malaman ito ng mga pinuno ng Pilisteo, binigyan nila si Delilah ng 7 sariwang bagting ng pana at iginapos niya si Samson. May ilang mga Pilisteo na nakatago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos, sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Pilisteo para hulihin ka. Pero nilagot ni Samson ang tali na parang lubid na nadarang sa apoy. Kaya hindi pa rin nila nalaman ang sekreto ng kanyang lakas. Sinabi ni Delilah kay Samson, niloko mo lang ako. Nagsinungaling ka sa akin. Sige na, ipagtapat mo sa akin kung paano ka maigagapos. Sinabi ni Samson, kapag naigapos ako ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Kaya kumuha si Delilah ng bagong lubid na hindi pa nagagamit at iginapos niya si Samson. May ilang mga Pilisteo na nakatago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Pilisteo para dakpin ka. Pero nilagot ni Samson ang tali sa kanyang braso na parang sinulid lang. Kaya sinabi muli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako at nagsisinungaling ka. Sige na, ipagtapat mo na kung paano ka may gagapos. Sinabi ni Samson, kung itatali mo ng 7 tirintas ang buhok ko sa teral at ipinulupot sa 1 tulos, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Kaya nang nakatulog si Samson, itinali ni Delilah ng 7 tirintas ang buhok ni Samson sa teral at sumigaw agad, Samson, may dumating ng mga Pilisteo para dakpin ka. Nagising si Samson at mabilis niyang tinanggal ang buhok niya sa teral. Kaya sinabi ni Delilah sa kanya, sabi mo mahal mo ako, pero hindi mo ako pinagkakatiwalaan. 3 beses mo na akong niloko. Hindi mo talaga ipinagtapat sa akin kung saan nang gagaling ang lakas mo. Araw-araw niyang tinatanong si Samson hanggang sa bandang huli ay nakulitan din ito. Kaya ipinagtapat na lang ni Samson sa kanya ang totoo. Sinabi ni Samson, hindi pa nagugupitan ang buhok ko kahit 1 beses lang. Sapagkat mula pa sa kapanganakan ko, itinalaga na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Kaya kung magugupitan ang buhok ko, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Naramdaman ni Delilah na nagsasabi si Samson ng totoo. Kaya nagpautos siya na sabihin sa mga pinuno ng mga Pilisteo na bumalik dahil nagtapat na sa kanya si Samson. Kaya bumalik ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Pinatulog ni Delilah si Samson sa hita niya. At nang makatulog na ito, tumawag siya ng 1 tao para gupitin ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Kaya nanghina si Samson at ipinadakip siya ni Delilah. Sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Pilisteo para hulihin ka. Pagbangon ni Samson, akala niya'y makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon. Pero hindi niya alam na hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Dinakip siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala siya sa Gaza at kinadenahan ng tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo. Pero unti-unting tumubo ulit ang kanyang buhok. Ang pagkamatay ni Samson. Muling nagkatipon ang mga pinuno ng mga Pilisteo para magdiwang at mag-alay ng maraming handog sa kanilang Diyos na si Dagon. Sa pagdiriwang nila ay nag-aawitan sila. Pinagtagumpay tayo ng Diyos natin laban sa kalaban nating si Samson. Labis ang kanilang kasiyahan at nagsigawan sila. Dalhin dito si Samson para magbigay aliw sa atin. Kaya pinalabas si Samson sa bilangguan. At nang makita ng mga tao si Samson, pinuri nila ang kanilang Diyos. Sinabi nila, pinagtagumpay tayo ng Diyos natin sa ating kalaban na nangwasak sa lupain natin at pumatay ng marami sa atin. Pinatayo nila si Samson sa gitna ng 2 haligi at ginawang katatawanan. Sinabi ni Samson sa utusan na nag-aakay sa kanya, pahawakin mo ako sa haligi ng templong ito para makasandal ako.
siksikan ng mga tao sa templo. Naroon ang lahat ng pinuno ng mga Filisteo. Sa bubungan ay may 3,000 tao, lalaki at babae. Nagkakasayahan silang nanonood kay Samson. Nanalangin si Samson, "O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga Filisteo sa pagdukit nila sa mga mata ko." Kumapit si Samson sa 2 haliging nasa gitna ng templo na nakatukod sa bubungan nito. Ang kanan niyang kamay ay nasa isang haligi at ang kaliwa naman ay nasa kabilang haligi. Pagkatapos, sumigaw siya, "Mamamatay akong kasama ng mga Filisteo!" At itinulak niya ang 2 haligi ng buong lakas at gumuho ang templo at nabagsakan ang mga pinuno at ang lahat ng tao roon. Mas maraming tao ang napatay ni Samson sa panahong iyon kaysa noong nabubuhay pa siya. Ang bangkay ni Samson ay kinuha ng mga kapatid at kamag-anak niya at inilibing sa pinaglibingan ng ama niyang si Manoah doon sa gitna ng Zora at Estaol. Pinamunuan ni Samson ang Israel sa loob ng 20 taon.